Iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights sa Cordillera ang magkakasunod na insidente ng patayan sa Abra. Tiniyak naman ng komisyon na mabilis na pag-imbestiga ng mga otoridad sa mga naturang kaso. Si Audrey Villena sa sentro ng balita. Sinisimulan ng imbestigahan ng Commission on Human Rights Cordillera ang mga naitatalang patayan sa Abra. Ito ay bunsod na rin ng magkakasunod na kaso ng patayan sa ilang mga politiko sa probinsya. Batay sa tala ng CHR, si Pidigan Vice Mayor Noel Bizares ang pinakahuling kaso ng shooting incident na nangyari noong September 12, 2024. Ligtas naman sa insidente si Bizares na tinamaan sa kanyang upper limb. Pagkatapos magamot ay nakauwi na sa kanyang bahay. Naitala din ng komisyon ang pagkakabaril kay former Dolores Sangguniang Bayan Member Gregorio Castillo sa pamamagitan ng riding in tandem noong September 1. Kasama rin si former Banacaw Barangay Chairman Marcelo Banayos, kasama ang kanyang pamangkin na si Johnson Blanes na nakaligtas sa naturang pamamaril. Iginiit ng CHR ang mabilis na imbestigasyon ng otoridad sa mga naturang kaso. Binigyang din ng CHR na ang mga kaso ng pamamaril ay seryosong banta sa katiwasayan at kapayapaan sa nalalapit na halalan. Mandatory sa office to investigate the same. So, as part of that, nag-dispatch kami ng investigation team to conduct the investigation. And they are preparing the reports, particular in the case. Gayunman, paliwanag ng opisyal ng ahensya, hindi kaagad may tuturing na politically motivated ang dahilan ng shooting incident. Hindi natin alam. Kasi until we finish the investigation of the case, or the PNP or other investigative agency would come up or build the case against our certain individuals, hindi natin masasabi na ito yung motive. Una ng kinondena at hiniling ng Diocese of Bangued, maging ng mga pari sa naturang lalawigan ang imbestigasyon sa mga kaso ng pagpatay sa lalawigan at pagbibigay ng hustisya sa pamilya ng mga biktima. Hiniling ng simbahan ng pagkakaisa ng mga residente, maging ang mga opisyal upang mapanatili ang kapayapaan sa naturang lugar. Samantala, sa 21 kaso na naitala ng Abra Provincial Police Office, 11 ang tinukoy na bilang cleared. 9 ang resolved cases at 1 ang under investigation pa rin. Halos lahat naman ng incident na may namatay na imbestigahan natin at na nakapag-file tayo ng kaso. Yung ibang incidents, may nahuli din tayo mga suspects. Yun ang kagandahan na at least na filean natin kung sino yung mga suspects sa mga incidents nito except yung isa na under investigation. Ayon sa PROCAR, mahigpit na babantayan ang lalawigan ng Abra sa darating na 2025 midterm election. Nakafocus kami sa Abra. Actually, before yung filing of certificate of candidacy, nag-implement na kami ng search warrant sa Abra. May 7 kaming na-implement, plus others na checkpoint and police response. Kaya umabot din ng more than 10 yung na-confiscate na baril. At may nahuling kaming mga suspects sa mga... Audrey Villena, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.